And on Quintong High School Mo. Hello po, ako po si Aileen Bacani, 43 years old, may apat na anak. San K.A. Nagarelnan High School Mo. Isa po ako sa mga naging estudyante po ng PDNHS. Nag-stay po ako sa Agol. Sa totoo lang po, hindi po talaga ako doon nagsimula nag-high school. Nag-high school po ako sa Bataan kasi doon na po ako lumaki. Ang father ko po ay taga Bataan. Mother ko po ay taga Agol. Noong time po na mag-third year ako, nag-transfer po ako kasi yung lolo ko po nag-iisa na lang. Namatay po kasi yung lolo ko, kaya nag-decide po ang mother ko na doon na kami tumira at mag-transfer na lang ako. Nung una po, sa totoo lang kasi talaga nagdadalawang isip ako kasi nung nandun pa lang ako sa bata, nagdadalawang isip ako. Kasi baka ako ma-out of place nga ako kasi hindi ako marunong mag-Bicol. Tapos wala akong ganong kilala o kakilala. Yung stranger ba ako dun sa lugar na pupuntahan ko. Lalo na laki ako ng syudad. Tapos nung pagdating ko doon na dun sa Bicol, lalo na nakita ko yung school, lalo kong parang na-dismaya kasi sabi ko, sa loob-loob ko, sabi ko, school ba to? Bakit ganito? Parang bahay kubo lang. Tapos yung daanan niya sobrang putik. Wala siyang sariling CR. Talagang pag umulan, talagang pahirapan ka paakyat. Tapos yung mga kaklase mo, hindi mo pa mga kakakilala. Siyempre, di ba, yung bang ma-out of place ka talaga. Kaya nga sabi ko kala mama ko, sabi ko, ma, hindi kaya ako, yung bang nilaitin ba ng mga tao dito kasi nag-iisa akong Tagalog. Sabi nga nila sa akin, yan, Tagalog yan. Hindi marunong magano. Tapos sarili mo sa kanila, nagbibikol. Kaya parang una, nahihiya ako. Nakakausap ko lang yung mga pinsan ko. Tapos pag pumasok na sila sa room nila, wala na, nag-iisa na lang ako. Ano ang pinakamasaya mong naranasan nung high school kaya? Naging komportable na ako doon. Nandun yung time na pakikisama nila sa'yo. Yung bang mababait sila. Yung talagang pagtutulungan nandoon. Talaga yung mga tiyaga, lalo na yung mga teacher, sobrang mababait talaga. Mababait talaga sila, tiyaga matiyaga. Yung mga naging kaklasiko. Namimiss ko nga yun nung lalo na pagpapasok ako ng school. Meron time na nung una, sabi ko, ano kaya yung experience ka ako nang sumasakay sa taplod, yung sa pabungo ng jeep. Sabi ko, sarap kaya doon? Tinry ko minsan, tiniyayata ako ng pinsan ko, yung kaibigan ko noon. Ako pa naman chubby ako, ang hirap kong umakyat, grabe, sabi, lalo na old first time ko. Tapos naka-experience na ako ng pag-akyat din sa bubong sa taplong. Parati na ako, gusto ko na doon pag may space din sa taas, sabi ko, doon na lang ako sa taas. Niyayaya ko mga pinsan ko, ako yung mga kaibigan ko. Doon na lang ako sa taas kasi doon mararamdaman yung maano mo yung sariwang hangin, makakita ka ng yung magagandang tanawin, ganun ba. Ang saya, lalo na minsan pag kami nagkakantahan kami, yun yung mga ano namin. Tapos meron naman na pag ano, ang ano ko naman doon minsan pag ano yung masakit doon pag ano, pag wala na kaming jeep na masakyan, naglalakad kami, wala ka na kaming masakyan na jeep, naglalakad kami Agol hanggang binibigahan. Pero masaya, nagkukwentuhan, hindi namin malalaman, nandun na pala kami sa bahay namin. Minsan nabibitin pa kami sa pagkukwentuhan. Minsan nandun yung time na takutan. Kasi minsan naka-encuentro kami ng na
Nabalitaan namin meron daw nagbarilan doon ng mga NPA, may nabaril sa jeep, ganun yun. Kaya minsan natatakot din kami pag kami-kami lang. Pero pag marami kami sabay-sabay, ang saya. Isa pa yung ano, yung mag-JS kami na umuulan, tapos naghahanap kami kung saan kami magbibihis. Buti na lang nandyan yung kaibigan namin sa baba, si Arnold Armenta. Arnold Armenta, dyan po sa baba yun yung bahay nila. Tapos sila po ang bodyguard namin, dalawa ni Jane pababa. Siya yung pababa, kasama namin pababa ng bahay nila. Doon kami nagbihis. Tsaka kay tita, sa nanay po ni, ano, ni Arnold Armenta. Kumusta po? Yan po kami nag-ano, tumatambay parati kala Arnold nung time na yun ng high school. Tapos kung ano, mabalik na ulit kami. Miski na maputik. Miski mapuputik pag akayat. Sige pa rin, sige, tiyaga. Na yun, mga ano namin na tapos mga sasayawan na, mga katka, mga kaklase. Masaya. Kaya miski na ganun yung school namin na ang bubungay anahaw, ang dingding kawayan, talaga nandun po yung mga mababait na ano, mga estudyante tsaka po guro. Wala po talaga ako masabi. Miski na yun lang, yun po yung kakaiba sa mga nakita kong mga sa school, may school. Talaga yung pong yung mga tao po doon talagang ginagalang po nila. Miski po, dayuhan lang po kayo. Anong ugali ang nashtunan mo ng high school kay na dala-dala mo hanggang ngayon? Sa yung mga naman po na natutunan ko naman dyan, yung paggalang at pakikisa sa mga taong miski na dayuhan lang. Nandun yung time na pakikipagkapwa nila sa ano, sa tao. Ano ang bahay mo patchkat apos mong high school? Yun. Ako nga po pala si Aileen Bacani, OFW. Oo nga pala, sa pagiging OFW ko, mahirap po, pero wala po akong choice kasi ako lang po yung inaasahan ng mga anak ko. Meron po akong apat na anak. Sa awa naman po ng Diyos na pagtapos ko po sila, kaso nga lang nangagsipag-asawa din. Pero meron pa po akong estudyante, dalawa. Yung pong isa is magka-college na next year. At yung isa po is mag-grade 9. Mahirap po para sa akin kasi hindi po sila lumaki sa akin. Pero wala po ako yung choice. Gusto ko po kasi silang mabigay yung mga pangangailangan nila miski pa paano. Pasalamat nga po ako sa mga magulang ko kasi nandyan pa sila hanggang ngayon. Hindi nila ako pinabayaan. Yung mga kapatid ko na nandyan, na tumutulong sa akin pag alam nila na kailangan ko ng tulong. Nandyan sila parati. Dito na lang po tayo. Ako nga po pala si Aileen Bacani, batch 1994-95. Ikaw, inang kwentong high school mo. Thank you for watching Salamat Payo Duran National High School.